Okay, panoorin natin yung MMK, mag-i-start na. Si Richard Gutierrez. Ayan. Gumpisa na. Ito, trabaho siya sa ano, yung babae, sa coffee shop. Ay, nagkagusto agad siya. Kaya ano ah. Ni Richard da. Pa-cute eh. Pa-cute. Pa-cute talaga siya. Lagi niya nang inaantay pagka ano. Lagi niya inaantay pagka pumupunta dun sa coffee shop. Eh, nagpapaganda pa siya ngayon eh. Pabango pa eh. Yun lang. Hindi niya inabuta, nakaalis na. Ah, nag-resign siya. Lah, boss niya? Loko, ito na naman, pa-cute na naman siya kasi naging boss niya. Yun lang. Pa-cute eh. Lagi niya naiisip eh. Hindi makatulog. Ngayon talaga pagka hindi makatulog yung mga ano pag may iniisip ka nga na crush mo ganyan hindi ka makatulog. Tapos excited sa ano, excited siya sa mga texts. Tuwa-tuwa, kinikilig. Kilig na kilig. Hala ko magtatapat na, mauutang lang pala. Hindi pa sinabi na may gusto. Ginawa pang dahilan yung tuition fee. Hindi pa nagtapat ng utang pa. Kasi yun, nilughulugan. Alam mo, nilughulugan pa yung utang, 4,000 lang. Technique para lagi niya nakikita, hinuhulog-hulugan niya. Pag maghuhulog siya, nakikipagkita siya. Ay! Ayan na naman! Hala! Nagtapat! Talagang kabataan niya eh. Babae naman liligaw talaga. Tapos may edad pa si Seth. Cute nung ano, keychain ba yun? Sapatos? Sabaga, age doesn't matter naman. Pagka mahal mo naman ang tao, talagang wala ka na. Hindi mo na maiisip. Wala na. Mas lamang na ang puso kesa sa isip. Pagka nagmamahal ka, zero IQ ka. Totoo yun. Madalas, ganun. Mangilan-gilan lang yung ginagamit ang utak. Madalas puso. Yan, magde-date sila. Ayaw pa kunwari. Nahihiya. Nahihiya. Ay, patay tayo dyan. Napagkamalang daddy niya. Yun lang. Sige na, lumayos na kayo dyan. Napapagkama na naman kayong mag-ama. Doon na kayo sa lugar na hindi kayo mapapagkama lang mag-ama. Anong wish? Ano ba? Wish mo makasama sa pagkain si Sir? Eh, yun lang. Kung yun lang ang wish mo. Ah! Sama na pala eh. Believe in na. Ang paalam dun sa ama, sa kabarkada, matutulog. Yung pala, sa jowa niya. Para payagan, syempre, kung ano-ano dinadahilan. Ano ba itong
mga kabataan talaga na to. Yun nga lang. Siyempre, yung tatay, wala na magawa. O, di, mamayag na yan. Live in na. Oh, sabi ko na nga ba eh. Kaka-developan din eh. Kaya yun, live in na. O, edi kayo na. Sila na. Nung ula, hindi alam ng tatay niya na may jowa siya. Tapos yung kinausap ng tatay niya yung lalaki. Alam mo, ano ha, pag kayong mga lalaki, kausap daddy ng ano ha, jowa, daddy ng girlfriend, parang mga maamong anghel. Tapos, ang mukha niya, ayan, live in, ayaw pakasalan, ayaw sa commitment, ganyan. Takot sa obligasyon. Tapos sabi, kahit kasal, naghihiwalay din naman. Sabagay, may mga ganun. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ayaw sa kasal. Ano, kung yung girlfriend mo gusto magpakasal, wala. Kamukha niyan. Tagal-tagal na nilang nagli-live-in. Tapos nagkakape kasama ex-girlfriend. Ano ba yan? Mga lalaki talagang yan. Minsan, hindi mo alam kung gusto lang pasakitan yung mga babae. O, ewan ko ba? Ano ko sa kanila? Tapos, pag pinagsabihan ng asawa or ng girlfriend, yung babae pa ang masama. Ay. La. Ay, nangyari. Bakit sumakit ang tiyan? Pa-check up. Yun lang. May STD. Nahawa. Nahawa siya dun sa jowa niya ng STD. Paano itong lalaki pala? Nagkipag-date pa. Ayan. Nakakaiyak tuloy. Ayaw siyang pakasalan kasi takot sa obligasyon. Tapos ngayon, ayan. Humihingi tuloy si babae ng tawad sa tatay niya. Kasi, syempre, nauna, hindi niya nasunod yung gusto ng tatay niya. Gusto ng tatay niya, pumunta siya sa ibang bansa, pero masaya naman siya dyan sa Pinas, kaya hindi siya sumunod. Ngayon, ayan. Ayan na naman si lalaki. Pinuntahan na naman. Papagamot daw sila, parehas. Ito, matindi. Positive, buntis. Sa labas ng matres, kailangan tanggalin. Hindi pwedeng hindi tanggalin yan. Hello, nakakaiyak naman. Iyak nang iyak si girl. Ayaw niyang paalis yung baby niya. Kaya lang hindi talaga pwede. Magiging ano yun. Delikado, hindi pwede yun. Kailangan talaga tanggalin siya. Kawawa naman, iyak siya ng iyak. Halain mo yung kung kailan na nga nib yung buhay, saka mo lang papakasalan. Samantalang kanina, ayaw mo ba kasalan? Yun talagang tao. Kung kailan kala mo mawawala, tsaka mo lang marirealize na mahalaga sa'yo. Ngayon, pinakasalan din. Happy ending din. Ano pala yun? O, diba dati, crush niya lang sa coffee shop, tapos naging boss niya. Tapos niligawan niya, siya talaga ng ligaw. Nilalagyan niya ng
parang love letter doon sa may kotse, binibigay niya ng kape, ganyan. Tapos, yun nga, hanggang sa na-develop na rin sa kanya. Yung pala, itong si lalaki, ano lang pala, kumbaga na, ano lang din magsabi sa kanya, kasi nga, sa gap ng age nila. Pero, age doesn't matter nga, sabi nga. Kaya yan, happy ending din. Sa kasalan din, natuloy. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya happy ending din naman silang dalawa kahit na malayo yung gap ng age nila sa isa't isa. Na, kinasal din sila.